Magandang araw po sa lahat uli. And once again, this is our great privilege na tayo po ay makapag-aral muli ng salita ng ating Panginoon para po sa pagkain ng ating kaluluwa. Alam po natin na walang substitute sa ating pong pangangailangan espiritual kundi ang salita lamang ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos na sa pagkakataong ito ay po tayo makapag-aral ang kanyang salita, para po tayo, ay masustain ng pangangailangan natin sa Espiritu na pagkain ng ating buhay. Kaya po, salamat sa ating Panginoon, privilege once again na tayo po ay muli makapakinig ng kanyang pong, mahalagang salita, para sa atin. Purihin po ang Diyos. Bago pong lahat, tayo po ay magbasa, ito po yung ating religious makita po sa Genesis chapter 22, verses 1 to 14. Babasahin ko po sa translation ng Tagalog. Sa version ng Tagalog. Ito po sa Genesis chapter 22, verses 1 to 14. Ito pong sinabi. At nangyari, na pagkatapos ng mga bagay na ito, ay sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya ay sinabi niya, Narito ako. At kanyang sinabi niya, At si Abraham ay maagad at inihanda ang kanyang aso. At nagsibak para susunukin at bumangon sa daong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang tatlong araw ay inihi ni Abraham ang kanyang mga mata sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanya, maghintay kayo sa ipo ng asno at ako at ang bata ay paruro doon at pabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin. At ipinasa kay Isaac sa kanyang anak na sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang. At sinay kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Abraham kay Abraham, ang kanyang ama, at sinabi, narito ako, ang apoy at ang tahoy, saan ang kurdilo, pinatahan doon na susunugin. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghanda ng kurdilong pinatahan doon, nasusunugin anak ko. At sinabi ni Abraham, sa kanya ay sinabi ng Diyos, tumayo si Abraham sa ibabaw ng kahoy. At iniwan ni Abraham ang kanyang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag ng Panginoon mula sa labi at sinabi, Abraham, narito ako. At sa kanya ay sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bugawin man, sapagkat talastas ko ngayon, ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi sa akin ang iyong anak, ang iyong buntong.
For a deity. A deity.
when we worship God, we are seeing God is worthy. God is worthy. Kapag po tayo ay nasasabay sa sampay, kaya dito po kaya natin po makikita mamaya na ito po ay sabitin kay standard kung paano po natin masubaybayan ang totoo pagsamba sa ating Panginoon. Ang word po ng worship sa Hebreo, to bow down. Magpatirang pa. Sa Ang Panginoon at ito pong word na ito, Sa New Testament, comes from the word that means to kiss the hand in a token of reverence. Pagkatayo ay nakakita ng isang aso. Nakapagpakita niya ng aso. O the owner of that dog. Yung amo, yung binatay. To kiss the hand na isa pong sagisag na yung kanyang pagrespeto, pagmamahal sa kanyang amo, kumpletong pagtitiwala ay nariyan. Kaya pag nakita mo yung aso mo, yung pong kinuha sa New Testament, ibig sabihin, to kiss the hand in a token of reverence. Alam nyo, napaka saya po natin. Kapag yung aso mo ay ganun ang ginagawa. Yun po ang isang kahulugan, absolute love, complete trust, and devotion. Minsan ang mga Kristiyano, akala po nila sila ay kasamba, naka-attend ng fellowship. Sila po ay nakapunto sa church. Umawit, nakinig, nagtestify. Yun po ang inaakala natin na yun ay masasabi natin na worship na. Maybe yun po ang mga bagay na ginagawa po natin, pero may pinakamalaking po. Nakahulugan. Mamaya makita po natin. We want to examine. Ito po, pakikita po natin mamaya. Ang tinatawag na qualities of genuine worship. Ano po ang tunay? Yung pinakita po ni Abraham na pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ayon sa verse 3. Magsisimula po tayo dito sa verse 3.
Sabi po dito, Aci Abraham ay bumangon maaga at inihanda kanyang asno at pinagsama ang dalawa sa kanyang alila at isaan ang kanyang anak at nagsibak para isusunugin at bumangon sa taon sinabi sa kanyang na Diyos. Alam po ba po na makikita po natin Nakupapa na po tayo ng pagsamba. Verse 1. The genuine worship is submissive. Ito po ang una. Sa may verse 3, nakikita ang submission. Papapakumbaba sa pagpasakot. Hindi po siya nagpag-argue sa Panginoon na sa sakit, Lord. Bakit anak ko pa? Siya po pumasok, siya po sumunod, Nung sinabi ng Panginoon, worship and sacrifice your son. Sabi po ni Abraham, without any hesitation, without any argument, siya po ay bumangon ng maaga at pumunta sa isang lugar sa sinabi ng ating Panginoon. And the genuine worship, Isa po ito, submissive. Alam nyo, napakahirap po. Ang paglilingkod o pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay hindi nagpapasako ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya dito po sinabi sa John chapter 15, verse 15, Lord, if you love me, keep my commandments. The true heart for God is marked by obedience. Tama po yun. Totoo po yung puso pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ay makikita natin kung tayo po ay masunurin. Worship is what we are. Every obedience of our lives is an act of worship. Hindi lang po sa pagkikinig sa worship natin, ang lahat po natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Iyan po ay isang pangulugan. Isa pong action ng worship. Sa totoo lang, yung tithes po natin, offering po natin, praise the Lord by singing, iyan po ay isa lamang sa ginagawa po natin sa Panginoon. Ang number two po rito, sa may verse 2, sabi po ng ating Panginoon, At kanyang sinabi, ang iyong anak na siya, sa iyong pinamahal na sa lupain ng Muraya, at iyayin mo siya roon sa susunod sa ibabaw sa mga buntong na aking sasabihin. Alam niyo po, ito po siya, ito po siya, kapabago lang po.
ng kanyang time to worship the Lord in the place of Beersheba. He was enjoying a time of blessing and prosperity, and he worshiped God. Pero Biglapos na ang bago ng worship ng Abraham. To worse. In spite of that, kahit na po masakit, Siya po'y pinagpala ng ating Panginoon, in spite of that, in the spirit of worship. Doon po sa kulungan, doon po sa inilang sa ating Panginoon, hindi niya po ininda ang mga nangyayari sa kanyang inilong walang kasalanan dahil sa pag-preach ng word of the Lord. Pero siya po ay kinulong, but still, he worshiped God. Kaya po rito makikita po natin si Abraham ang pagsamba sa Lord ay may katatagan. Dito sa my verse 5, ito po number 3. Dito,
the Jeep worship is worship is sipilite. Sabi nga dito, the promise to is yamin, abide with us, with us, and I, and the Lord will go yonder, and worship, and came again to you. Sabi nga, manatili kayo dito, kamilatan, huwag pupunta roon. Sabi dito, kamilat ng aking anak, ang sasamba roon. Ang sasamba roon, sabi. At sinabi ni Abraham, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alina, hindi kayo dito, sampu ng asno. At ako ay paruroon doon. At kami ay sasamba. Kami ay sasamba. Pagbabalikan kayo. Number three po. Number three po. Genuine worship. Genuine worship. Is spirited. Ano pong ibig sabihin? Ano pong ibig sabihin? Tayo po ay nagbibigay, tayo po ay nagbibigay ng ating pong private, sa ating pong private na buhay. Nagbibigay po tayo ng time. Tayo ng kung tayo po minsan busy sa trabaho, sa pamilya, bibigyan po natin ng pagkakataon na magkaroon po tayo ng mga pribado para sa Lord. Dito po sinabi dito, na siya po ay sinipo kanya po ang kanyang anak, sa panginoon, sometimes. Ito din po ang ito din po ang ating makita. Wala pong hadlang na magbigay po ng pagkakataon sa Lord. When they are arrived at the mountain, sabi nga rin, Abraham spirit himself, from people who were scared and want to worship. Tama po yun. Hindi po lamang nakapupo sa mga material sa bagay, sa mga trabaho, sa pamilya, bibigyan din po natin ng halaga. Dahil ang tutong sa Panginoon, sa pisikay mo, nagbibigay po, ipagod natin oras to give time for God to do business to Him. Yan po. Yan po. Alam nyo, napakahirap marami po tayong kaagaw. Minsan sasabihin po natin yung ating priority, yung ating family, yung ating priority, yung ating mga kaibigan, yung ating panalangin, para sa ikausapin sa kanyang salita, sa pagbasa ng pagbabasa. Sa mga material lamang, sa mga sandibutan 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 lamang, sa mga s
Ang ating pong pagsamba,
pagsamba, ang ating pakikinig sa salita ng Panginoon, Wala pong agama, wala pong mga bagay na iwan,
kaliwan, sa kanyang puso, na masasabi po natin na kanyang naghihinaki, o nasasaktan, kundi buong 100% binigay niya, na wala po siyang sinabi, ipag-argue sa ating Panginoon. Kung tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, be sure, na wala pong reservasyon sa ating puso. Hindi po tayo nag-i-expect. Nasasabihin natin, ibigay ko ito sa Lord, sumamba ako sa Panginoon, kasi ina-expect ko na si Lord ang pabalik ng mga pagpapala. Hindi po yung tunay na pagsamba. Lahat po, bigay lang ng bigay. Para sa Lord pabalik, huwag po natin i-expect yun na in return. Kaya ikaw ay sumamba, ikaw ay sumunod, tayo may kukunin ka. Kaya po rito po natin makikita, no? Ito pong limang bagay, ito limang bagay, ito yung patutuo, tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Ang number one po rito, ay submissive. Ang number two po rito, makikita po natin, ang steadfast. May katatagan, anumang pong sitwasyon, anumang pong dinadanas po nating problema, anumang pong mga dinadanas po nating sakit, hindi po tayo natitiyak na tanariyan pa rin po tayo. Nang lilingkod, Ito po ay may mga kalakip na mga pagsakripisyo. Kaya po nang ginawa niya sa kanyang pagsakripisyo. Ito po sinubukan lamang ang kanyang pag-ibig mas higit sa pag-ibig niya sa anak niya. Alam nyo, minsan napakahirap po mas higit ang ating pagmamahal sa ating pamilya, mas higit ang ating pagmamahal sa trabaho, mas higit ang ating pagmamahal sa pira. Hindi po natin ito kaya ipalit sa ating Panginoon. Dito po natin masubukan kung iyong pagsamba at lilingkod sa Lord ay ito at tunay mo kung willing mo isakripisyo ang mga bagay na yan na utalin at naunahin pagyong ang ating Panginoon. At kung tayo po ang pagsamba, wala po itong in-expect na in-return. Wala po tayong iniisip na kung ano paman na nire-reserva sa ating buhay. Ang ating paglilingkod sa ating pagsamba sa Panginoon, sana po ay wala na pong happy na po, hindi na po nagkaroon ng mga divided sa ating puso. Ito po ay, buong-buong na paglilingkod natin sa Lord. Sa ating pong konklusyon, ito po ay naging posible lahat. Dahil si Abraham ay siya po ay may availability.
Willing po siya. Willing po siya. Available po siya. Available po siya. Noong panahon na yun, wala po siyang agam-agam, wala po siyang nire-reserva. Siya po ay willing sumunod sa Panginoon. Yan po ang isang bagay na minsan hirap sa atin. Lahat po ng kaluluwa ng Panginoon, speak to me. Salita ka, Lord. Narito ako. Nung sinabi, I'm ready to follow you. Yan po isang bagay. God is seeking genuine worship. Sabi nga ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay naghahanap ng tunay na mga tao na siya ay sambahin. Nung kapanahon na nagsabi ang ating Panginoon, sinasamba niyo ako sa puso. Ang pagsamba, ang pagpupuri sa ibig lamang galing sa puso. Pero totoo pong pagsamba sa Panginoon galing talaga po sa puso. Kaya purihin ang ating biblical worship is satisfying our personality. Kung natatandaan natin sila after na sila offer sa Lord. Siya ang pinagpala ng Lord, kung ikaw ay magbigay ng birth of the Lord, kung ang usok ay pumunta sa itaas, ibig sabihin accepted. Kapag ang usok ay pumailang lang, hindi po accepted. Kaya katatapos ng magbigay sa Lord. Nang kanilang mga offering. After that, makikita po natin yung attitude bikain. Ingit at galit, walang pagbabago. Napakarami pong Kristiyano na after worship, ganun pa rin, walang nangyayari sa buhay. Ibig sabihin po, hindi na satisfied yung pagkatao sa pagsamba, hindi accepted. Sa tusay, siguro, pagpapawanin niyo po na medyo masakit, pero katotohanan ganun. Kapag ikaw ay sumama sa Panginoon, sa church, sa salita ng Diyos, ikaw ay umawit sa Diyos. Dahil kung totoo na yung pagsamba ay natatanggap ng Panginoon, na hindi po satisfied, na magbigyan ng kasiyahan ng puso mo. Alam niyo po, walang substitute na magbibigay sa iyo ng kasiyahan to satisfy your personality. Kung hindi po ang Lord ang magpupuno niyan. Noong si Abel, Nakita po natin ang kanyang offer ay tinanggap sa itong tuwa. Pero si Cain, siya po ay puno ng galit at puno ng indian. Yan po natin makikita. Dito is a quickening. Sumisigla po tayo, magbubuhi po tayo. Masaya po tayo kapag ating worship ay tinanggap ni Lord. Bakit? Kasi po nagbibigay ito ng kasiyahan, nagbibigay ito sa atin ng pagbabago, ng taningningan. Alam nyo, napakarami pong Kristiyano na pagpasok sa church ay walang pinagbago. Ganun pa rin. Ibig sabihin ng ating worship, maybe ay hindi po natanggap.
Kaya uri ng ating Panginoon, sa oras na ito, nasana po na ito pong mga misal na ito ay ating pong huwag po natin itong kalimutan na sa ating pagpilingkod at worship the Lord. Ito po ay tunay na pagsamba sa Panginoon na nadala po sa atin ng kasiyahan ng pagbabago. Kaya ang Diyos po ang magpapala sa inyo, at ang salita niya po ay sana magbibigay po sa atin ng napakaganda pong mga lesson. Kung tayo man po ay nakukulang at nasasaktan, purihin po ang Diyos dahil ibig sabihin gusto po ng Panginoon na ating pong makita, yung tunay na kahulugan at pagsamba sa Kanya. Alam nyo, natungusin ko po sa isang kwento. May isa pong magtatay. Magtatay. Na sila po ay nalunod. Sa gitna ng dagat. Noong hirap na sila. Na tila bagam walang pag-asa. Nanalangin sila sa Panginoon. At sabi ng kanyang tatay. Sabi niya, magpray tayo. Ito po yung prayer niya. Panginoon, kapag kami ay iniligtas mo, magsisindi po kami ng kandila na kasinglaki ng puno ng sanig. Madalit sabi, sila po ay naligtas. Ito pumanak niya. Initingnan niyo ang tatay, tutuparin yung kanyang pangako. After one week, inirimind siya ng kanyang anak. Sabi niya, tayo po ay nalunod. Nung tayo po ay nagpresa ng Lord, kapag tayo ay iligtas ng Lord, sisindi ka po ng kanyang laki ng sangu. Alam niyo po, napakalulungkot ang sabi ng kanyang tatay. Sabi niya, biro ko lang yun. Biro ko lang yun. Para sabi niya tayo ay iligtas, napakarami pong mga Kristiyano na minsan ang pagsamba sa Lord parang biro lamang. Pero alam niyo po, nakikita ng Lord kung sino po ang sumpa sa Kanya. Dahil sa kapanahon, Jesus alam po ang ilalaman ng puso niya. Kaya sinabi ni Lord, hindi sa salita, kundi dahil nabusog ka. Sinasamba niyo ako, pinupuri ko ako. Hindi mula sa puso, kundi mula ng sangu. Kaya huwag na po natin lukuhin ang ating sarili. Gusto po natin, Lord. Ang Lord ay mag-bless sa atin. Just worship the Lord. With the quality of genuine worship. Ang totoong pagsamba sa Panginoon. Yun po ang karapatan. Purihin ang ating Panginoon. At nawa po, naiintindihan po natin ang tunay na pagsamba. Sa ating Panginoon, ginawa po ni Abraham, nagkaroon po tayo. Sinabi po rin ng Diyos, tayo po ay nagpapasalamat sa mga pakinggan na nagbigay po sa amin ng bukas na isip at puso. Kaya po tulungan mo kami na aming pagsamba sa iyo ay tunay at totoo. Gaya po ng ginawa ni Abraham. Though genuine worship is to submit ourselves before the Lord. That we stay fast. Kung ano man po nangyayari sa buhay namin, manatili po kami sa aming pagsamba sa iyo. Na magbibigay po kami ng pagkakataon ng oras para sa iyo, sa aming pamilya at sa trabaho, sa mga sanlibutan na pagkakataon. Para din po sa iyo.
ang aming buhay, Panginoon Diyos, ay matutupo kami na isaalang-alang ang aming sarili. Na kung ano mang pagiging masakit man, ang iyong inuutos sa amin, sa tulungan mo kami, tulungan na matutupo kami, na matutupo kami, na magsakripisyo. At wala pong reservation, sa, wala puso pong reservation sa puso kundi namin. Ano po kami, kundi isang tuto, kami, isang tuto ng aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. Sa iyo po, Diyos, pinagkatiwala namin sa aming pangalan. Sa aming pangalan. Amen.